Balik ko tayo sa ating pagbabalita. Pero actually, hindi ho balita ito dahil mga nagagandahang binibini po itong ating mga kasama para maghatid ho sa atin ng mas magandang balita. Kasama natin si Miss Cory Quirino, forever young. Yeah. Itong gusto ko yan. Ang Miss World Organizer. At makakasama din natin si Miss World Philippines 2015, Hilary Parungao. Hilary? Hello po. Thank you for joining us. Miss Cory. Thank you so much for having me. Kayo, Kuya Angel. 2015 was a very fruitful year para sa mga Pilipino. Mm-hmm. Pinakita natin sa mundo kung gaano kagagaling at kagaganda ang mga Pilipina. Mm-hmm. From halos lahat ng competition, ano? Mm-hmm. Palaging nagpa-place ang Pilipina sa mga international beauty pageants. Mm-hmm, mm-hmm. Lalong-lalo na sa 2015. Mm-hmm. Okay. So 2016 will be very challenging. Ah, hindi naman challenging kasi para sa mga Filipina beauty queens, mm-hmm, parang natural na yun eh. Hindi na challenging. Ibig sabihin, parang pagtutupad na lang ng pangarap. Uh-huh. Yan lang. Teka, parang ano eh, bilang na bilang lang kasi kung sino ang mga nananalo sa competition, ano? Mm-hmm. Philippines, Colombia, Venezuela, Colombia kasi Palawa, India. Eh. Venezuela, India. Why is that? I can Hilary, we really have intensive trainings kasi, mm-hmm, we really have the love for the competition, for the pageant. So, mm-hmm, kaya siguro tayo lagi nagpe-place. So, binibigyan talaga natin ng It's not in the jeans? Nasa jeans daw talaga ng Pilipina. Nasa DNA. Uh-huh. Nasa genetic makeup ng Filipina, uh-huh, na maging beauty queen. Okay. Sa tingin ko, Filipina beauty queens are not really born, even, mm-hmm, if they can be trained better. Mm-hmm. Mm-hmm. Are not really trained or, mm-hmm, made. Mm-hmm. They are born. Mm-hmm. In short, nag-uumpisa pa lang sa sinapuponan ng nanay eh. Ang iniisip ng nanay ay, naku, yung anak ko magiging beauty queen. Mm-hmm. Pangarap ng nanay yan para sa anak, mm-hmm, niya eh. Mm-hmm. Siguro, teka muna, bago tayo maubusan ng oras, mamaya, okay, hindi mo ma-plug. You're inviting potential aspirants for Miss, yes, World. Miss World Philippines 2016, nag-umpisa na po ang aming search, kaya, mm-hmm, pwede po kayong mag-register online. Uh-huh. Hilary, please invite future beauty queens. Yes, I would like to invite everyone to be part of the Miss World Philippines, and I'm telling you, it's a very great experience with a very good cause. So, we would really love to have you soon in our team, and sana po mag-sign in na po kayo sa online, and darating na rin soon yung aming search. No? Mm-hmm. Mm-hmm. Malapit na po. Teka, Miss Cory, paki-explain lang. Kinakailangan bang kumakatawan sila ng probinsya o ng isang organization? Hindi naman. Basta may Filipino blood, okay lang kahit nakatira sila sa Canada or New York or, uh-huh, sa Australia. Basta, so, hindi sila dapat inominate ng isang local government or organization? No need. Minsan may mga, uh-huh, candidates na kahit hindi sila nanalo sa provincial pageant, uh-huh, kahit first or second runner-up lang sila, pwede silang sumali sa Miss World Philippines. But how do you do the selection process? Most of the time, yung talent manager ay nagdadala ng kanilang mga beauty queens sa amin. Uh-huh. So, tulad ni Hilary, she belongs to, explain. To Aces and Queens. So, nagmamodelo kasi ako, uh-huh, dati. Tapos, uh-huh, nag-decide ako gusto kong sumali sa competition. Uh-huh. So, dinala ko ng talent manager ko sa search nga. Uh-huh. So, That's how it started. Aces and Queens, the same mm-hmm, training camp ng, mm-hmm, ating Miss Universe ngayon, mm-hmm, na si Pia. I see. Okay. Ilang taong ka nag-start ng pagtingin doon sa ano, sa direksyon na one day I'll be wearing that crown? Bata pa lang ako actually. Dine-develop na ako ng mami ko siguro mga 7 years see? Old. Wow! Di ba sabi niya, mami? Mami. Uh-huh. Nag-umpisa sa mami. Frustration din ata ng mga mami. Okay. So, 7 years old, okay? 7 years old. And then, sumasali na ako ng pageant. 13 years old pa lang ako. Okay. Tapos, nanalo na ako sa probinsya namin. I'm from Nueva Vizcaya. Sumali na ako. Solano. Solano, okay, Nueva Vizcaya. Nag-Miss Vizcaya na ako nung when I was 16 years old pa lang. Uh-huh. And then, I stopped at what running. Height? 2016. Nung 16 years old ka, anong mga siguro mga 5 pa lang ako noon. Medyo tumangkad na ako ngayon. Okay. Miss Cory, kinakailangan matangkad talaga, no? Not necessarily. Para lumutang naman yung ganda. Hindi anong height requirement? Actually, sa Miss World mismo, walang height requirement. Uh-huh.
Hindi naman siya. Wala. Kasi, hindi naman pwedeng 4-11 ka dun. No, pero kung tutuusin natin, ang last two Miss Worlds ng galing sa India, Priyanka Chopra at saka si Aishwarya Rai, 5-5 lang sila. 5-4 and a half. Abatangkat ka rin. May isang kasabihan, no? Kahit maliit ka, you walk tall on stage. Depende rin sa candidate kung gaano niya kaya. Dalhin ang sarili. Sinasabi lang, i-carry. Not really the tallest on her batch nung nanalo ako. So, okay. It really depends on the beauty queen or the woman, how you handle yourself. You just always have to act taller and feel taller hanggang makita ng judges yon. Tsaka, ang Miss World competition kasi is really more into personality and charitable. Yung nga, anong kaibahan nito from Miss Earth? Miss Earth, alam natin, focus is environment. Ano ha? Ang Miss Universe naman, medyo exotic yung dating. Ano ha? So, anong kaibahan ng Miss World? Ang pagkakaiba ng Miss World ay ito. Beauty with a purpose. Kaya number one, on pinakapuso ng Miss World ay yung charity for women and children. Kaya kami lang, ang Pilipinas lang, ay merong isang charity ward sa PGH na ang pangalan ay Miss World Beauty with a Purpose. Kami lang ang meron sa buong mundo. So we have to dedicate this to women and children. Hindi naman kinakailang Cory Quirino dating mo. Never yan. Alam po ninyo, ibang-iba talaga ang Miss World dahil if you compare to other pageants, normally merong may beauty, merong syempre yung height, may beauty, may intelligence. Pero sa Miss World, ang daming fast track events. In short, marami pang hakbang na dadaanan mo patungo sa corona. Tulad ni Hillary. First time nanalo ang Pilipinas sa Multimedia Award. Okay. Merong Best in Sports Challenge. Multimedia Award. Beauty with a Purpose Award. O ano pa? Yung interviews. Ano pa? Sports na. Yeah, okay. Sports Challenge. So, 4 or 5 this year, kasi napaka-modest and conservative ang Miss World, tinanggal nila ang swimsuit portion. Very cool. Marami nanghihinayang siguro, pero it's also a good way para ipakita siguro natin sa mundo na pwede kang maging maganda na kahit hindi mo kailangang ipakita yung katawan mo sa lahat ng tao. At you know, may mas malalim na dahilan kung bakit tayo gumagawa ng competition na katulad nito. And that is to empower women. You know, to show them that we have something more than beauty and body. So, ang Miss World talaga is a very great avenue to showcase kung ano yung mga gusto mong gawin for charity or kung paano mo gustong makatulong sa ibang tao. So, when I decided to join a competition, my mind and my heart was really telling me to join Miss World. Teka, paano yun, Hillary? Ano, ha? So, up to 16, wala ka ng mundo. Wala ka ng private life, di ba? Kasi ano ka na eh, public property ka na eh. And people will be demanding from you. Siyempre, hindi ka na pwedeng lumabas dyan na hindi nakaayos. Di ba? Tama. Wala ka na. So, how's it? Anong regimen? Ayun. Paano nagbago ang buhay mo? Oh, hindi ka pwedeng magpataba na. Hindi ka na pwedeng mag-indulge sa mga kasarap na pagkain. So, ano yun? Paano yun? Kahit naman hindi beauty queen, siguro bilang babae, kailangan talaga nating alagaan yung mga sarili natin. Depende kung alam niyo mga sikreto ni Cory. Yeah. So marami rin mga tips sa akin sa Miss Cory. Nakakatulong din yun. Tapos syempre, you just have to be yourself. Kailangan talaga confident ka sa kung ano ka. Pero pwede ka naman maging confident, pero aalagaan mo din yung sarili mo kung paano mo ipoportray yung sarili mo in public. Because you're not just yourself now. You're representing an organization that people would like to look up to. So, ngayon siguro more on, nagda-diet pa rin naman ako, pero balance eating na lang. Tapos, I still go to the gym. I do but my makeup. But you already won the crown. Yeah. You're still eyeing the crown another crown? Well, it's not about, it's more of maintaining. Maintaining kung ano yung, and giving justice to the crown that I'm wearing, diba? So, hindi naman pwedeng nakakorona ka, tapos parang hindi ka deserving. So, you have to show the people and you have to feel na nanalo ka talaga. Miss Cory, criteria muna, ano yung mga hinahanap nyo? Kasi baka mamaya Hillary will be joining again? No. she's a perfect example of a of the she embodies all the qualities of a beauty queen that we're looking for. Na hinahanap ng Miss World. Kaya
alam ko naman, I was very confident na talagang magpa-place ang Pilipinas. Mm-hmm. Sa Miss World lang, hindi mo lang alam kung paano o hanggang gaano kataas mm-hmm. sa rangko ng Miss World. Kasi mm-hmm. This is the biggest, pinakamalaking pageant sa buong mundo. Uh-huh. 100 this year, 117? 114. 114 uh-huh. candidates. And for the longest time na paghihintay natin until you took over the helm ng ano ng mm-hmm. ng leadership na, ano, ng Miss World, saka lang tayo ano, okay. nagkaroon ng Miss World dito sa Pilipinas. Naghintay ang Pilipinas ng 63 years wow. bago manalo ang corona uh-huh. ng Miss World. Okay. So sa tingin mo pa lang, unang tingin mo lang Miss Cory, alam mo ito, queenly ito, may pag-asa ito, magko-corona ito. Makikita mo naman eh. Yung pagpasok ng candidate sa loob ng kwarto, magpapag-interview lang. Makikita mo na talaga kasi nasa, galing sa loob yan eh. A real beauty queen is already a queen inside. Mm-hmm. Tulad ng sinabi ni Hillary, uh-huh. you feel that you already have the crown. Okay, pero Hillary, ano minimum requirement itong hinahanap natin? Ayan. Height requirement ba? At least 5'5". And mas maganda siguro kung meron na kayong mga inuumpisahan na Beauty with a Purpose project. So, isa yun sa mga requirements kasi okay. sa Miss World. So, bilang pala talaga pang labas na anyo ito. Hindi lang matindi ang Miss okay. World. Uh-huh. Ang sabi daw ng mga ibang license holders, ano bang klaseng pageant ito? Ang hinahanap ng Miss World, Superwoman. Okay. So, meron ng inuumpisa ang proyekto? At least may iumpisa ng proyekto or sumasali na sa proyekto ng mga ibang yeah. organisasyon. Uh-huh. Educational community service na siya. May community service na. Mas maganda kasi kung papadala ka, you know, sa uh-huh. wherever it will be held, uh-huh. na may, handa ka na kasi hindi uh-huh. hindi madaling proseso ang mag-compete internationally. Educational credentials, may hinahanap ba tayo? Not necessarily. Kahit high school graduate is okay. Ooh. Basta magaling siya magsalita. Uh-huh. May English? It doesn't have to be English. Pwede uh-huh. humingi naman ng translator. Okay. Sinasabi nga namin sa pero national pageant. Pero advantage na natin yung kasi magaling tayo mag-English. O, syempre. Natin... Pero meron din kaming mga candidates na galing sa probinsyang probinsya, uh-huh. pinakabundukan ng probinsya nila, uh-huh. na hindi magaling magsalita ng English. Uh-huh. Pwede rin magsalita ng kanilang dialect, uh-huh. Whether Ilocano or Cebuano or Palawenyo. Pero at least 16 years old. Hmm? Dapat 16 years old. At least 17. 17. Ah, 17. Okay. 17 to 24. Pinaka-deadline mm-hmm. namin, 24 years old. Ah, okay. Cut-off. And the vital statistics? Siyempre, may modeling experience. Ah, kinakailan may modeling. How many years modeling, Hillary? I've been modeling for 5 years now. Okay. So, I think it was also an advantage on my side na uh-huh. mayroon na akong exposure sa camera and uh-huh. sa stage. Okay. So, nakatulong. Siyempre, hindi dapat naka-contact lens. 20-20 rin yung business. Ganun ba yun? Mga matalisod ka sa stage. Walang requirement talaga? No, okay lang yun. Kahit may contact lens okay. o wala. So, basta wag walang may tattoo. Mahirap uh-huh. lang pag may tattoo. Huwag kayong magpapatatoo. Tandaan nyo yan, ha? Sa lahat ng competition. Kasi, kailangan naman. Humingi ako ng clearance sa Miss World. Will you accept this candidate kung may tattoo siya? Mm. Ang daming magagandang gusto mag-join pero may tattoo. I have to get uh-oh. Clearance. Okay. Hindi, kung pinatanggal yung tattoo, kasi magbabag ka pa rin. Pero may mga ibang kandidata, ayaw nilang tanggalin ng tattoo. Oo. Pero kinakailangan flawless siyempre, no? Hindi ba pwede? Kasi sabi nila, yung ilong daw, wala namang problema yan. Kung halimbawa, medyo may konting kailang adjustment dahil marami ng magagaling na doktor. Kinakailangan ba walang ano? Actually, hindi pinag-uusapan yan sa larangan ng beauty pageants kasi it's like a silent policy. Accepted na, kumbaga. Parang accepted, pero hindi naman nila sinasabi na required that kailangan dumaan sa cosmetic surgery ng mga candidates nyo. Kasi as much as possible dito sa Miss World Philippines, we send our candidates 100% natural. Gusto namin ganun. Meron pa ba nun? Siyempre, yung ngipin. You can have whitening. Okay. Yung ngipin, siyempre kailangan ayusin okay. kung kailangan. Okay. But sabi nga nila, nung nanalo si Megan, may tumawag sa akin, ayusin mo yung ngipin niya. You have to fix it. It has to be a perfect smile. Mm-hmm. Sabi ko, no. We will send her the way she is. Mm-hmm. And she won for and that, she won. You know? Mm-hmm. Anong ibig sabihin? Uh-huh. Beside, ayoko nang bagitin ng mga ibang bansa mm-hmm. na pinapadala ng mga candidates na dumaan talaga sa matinding. Sa mga kamay ng mga doktor. Oh. So dapat, Hillary, again,
paano mo i-maintain yung natural figure niya, yeah, natural beauty, yeah, na yan, natural look na yan? Malakas pag kumain to. Malakas ako kumain, totoo, totoo yun. Pero I go to the gym. Yeah. Seryoso, seryoso. Isa akong tunay na Ilocana. Nakakailang cup ka? Dalawa siguro. Dalawang cup ng kanin. Nagbabagoong pa ako. Isa akong tunay na Ilocana eh. So, nagtataka nga yung mga kaibigan ko minsan, bakit ba ganyan kumain? Pero ang payat mo pa rin. Baka naman, oo nga. Metabolism. Metabolism na rin. Okra, saan naman yung metabolism. Siguro, nakakatulong na rin na. Siyempre, nasa edad pa ako na mabilis pang metabolismo. Pero, kailangan din talaga ng exercise. Okay. It's really one thing that I always tell people. Kailangan mong mag-exercise. Gano'ng katagal ang exercise? At least 1 hour I spend sa gym. Tumatak. At least 1 hour lang. Or kahit twice or thrice a week siguro. Tapos just spend 1 hour there, tumakbo ka lang. Nakakatulong siya. Or just walk around your community. It's really a big help. Aside from you're losing weight, you're getting fresh air as well. Well, with a wellness guru around. Kuya Angel, tubig, kasi tubig. Kailangan maraming tubig. You know? Maraming tubig. Pero Kuya Angel, lahat ng mga queens, pagkatapos sila manalo, tatawag sa akin, please, I want to be busy. So, kailangan busy sila. Ngayon, yung career nila patungo na sa television or sa movies. Nagbabagsakan tuloy yung nandun sa paligid na. Masyadong na-mesmerize sa ating mga panas. Kaya yun ang career path nila ay palaging after winning the pageant, either modeling, endorsements, product endorsements, TV, radio. So talagang may career kayong dinidevelop? Meron after na. Not even after winning siguro. Paano yung mga nagiging thank you girls? How does it feel? Ano? Naranasan mo ba 'yon? Hindi ka masama sa top 10 o Well, luckily hindi ko pa naman siya na experience. Pero you know, I think even during your younger days, hindi pa naman kahit nung neophyte ako, hindi ko pa naman. Pero ang lagi ko kasi sinasabi, you know, the pageant night is just the recognition of all your efforts. Yeah. So, 'yun yung sinasabi ko, don't treat it sa competition. Treat it as si Miss Colombia bitter. Nangyari kay Miss Colombia, very unfortunate naman yun. Nakakalungkot din. Dapat hindi nangyari yun. Pero at least yung corona nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. That's also the good news. Miss Cory, nasa yung pagkakataon again. Please invite them. And saan sila tatawag? Itong mga ladies dito, magdagdag muna kayo ng height, ha? Narinig mo, 5'5 yan to, 5'4. At kumain ng gulay. Kumain ng gulay, okay. Tawag po kayo sa 533-7470 para sa Miss World Philippines 2016 abangan. Miss Cory, pakiulit, 5'5? 533-7470. That is our mobile landline. Okay. At saka meron din kaming website, www.missworldphilippines.com. Hanggang kailan ang search? Oh, open hanggang, kasi we plan to do the pageant mga July or August. Okay. So until mula June? Ngayon hanggang June. Mayo o Hunyo. Mayo, okay. And anyone from all over the world po pwedeng open, sumali? Basta, for as long as may dugong Pilipina. Exact. Okay. Walang minimum age, sabi mo? 17 at 17? To 24. Okay, hanggang 24. Pero huwag kayong magjo-join kung hindi kayo sure sa sarili. Yes. Kung hindi kayo sigurado na gusto kong maging beauty queen. Yun lang ang mga candidates ang gusto namin. Okay. Sumali then, sa pageant. During the selection process, ilan na nag-i-screen usually? Normally, in 2011, nagkaroon kami ng nationwide search. So, we had like 200 nag-join sa general screening namin. This year, alam na namin yung mga talent managers or modeling agencies, actually, you were already being trained, di ba? Yeah. Tinetraining na siya for Miss World, mga 1 year before. Talaga? Ganun kahiyokik yung ano? Kaya malaki ang tulong ng mga talent managers at modeling agency sa amin, sa mga beauty pageant organizers. Well, good luck! Yes! 2016 will be another challenging year. Okay. You'll be competing for another international competition? I just came home from an international competition actually. It was held in Sanya, China. So, we placed 10th place amongst the 114 candidates all over the world. And we won as a multimedia award. Nanalo siya ng isang fast track event na hindi pa rin nanalo ang Pilipinas. So, record breaker si Hillary. Si Andrew Wolf sa Mr. World naman,
first runner-up, nanalo din sa multimedia. So, wow. Meron tayong male and female winners. Ay, nako. Anyway, yun na, patuloy pa rin thank you, ang laban ng Pilipinas. Miss Hillary, maraming salamat. Salamat din po. Oh, doon ho sa mga magaganda dyan, at kahit paano, nabiyayaan ho ng magandang height. Ano ho, narinig ho ninyo ang beauty and wellness guru. Kuya Angel. Natutuwa talaga ako mag nakikita ko si ano, forever young. Mabuhay po tayong lahat. Di ba? Kung matutularan ko sana ng lahat ng mga kababaihan ang beauty regimen na isinusulong po ni Miss Cory Quirino, alam ho ninyo eh, hindi tayo magdadalawang isip na sumali sa lahat ho ng kompetisyon ng pagandahan sa mundo. Di ba? Siyempre, ang pinakapaninindigan natin ay gawin mas malusog ang buong Pilipinas sa ating wellness. Okay, so 2016 will be another year para po sa mga Pilipina beauty. Ilan ho kaya ang iuuwing corona ng ating mga pambato sa mga international competition? Yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm 1 with 25.